Sa panahong ito na ang daming mga nakaka-depress at mga negatibong balita at pangyayari sa mundo, naku, nais naman namin magbigay sa inyo ng mga kwento ng buhay na magbibigay ng pag-asa, inspirasyon at saya. At sana kahit paano, pebsa namin ang kalungkutan at anumang problema na inyong pinagdadaanan sa ngayon. Dahil dito po sa aming bagong YouTube channel, Bawal ang Nega! Okay, it is an honor and privilege na makachikahan ho natin dito sa ating bagong YouTube channel na Bawal ang Nega, ang kauna-unahan hong Pinay na nakoronahan bilang Miss World at hindi lang ho siya beauty queen, isa rin po siyang artist, isa rin po siyang actress, model, painter, at hindi alam ng marami, isa rin ho siyang radio announcer. Hello to Miss Evangeline Pascual. Hi, Tita Banji. Kumusta? Magandang araw sa iyo, kumaring Sally Ortega Bueno. I used to call you Sexy Ortega Bueno. And I'm happy you remember me. Of course! Miss na nga kita. Oo nga eh. Kumusta na? Ito naman, mahusay naman tayo may araw ang ating mga. Tita Banji, pinangarap mo ba na maging beauty queen? Nung tayo mga bata, siguro nanood tayo lahat ng Santa Cruz, gusto natin mag-Rayla Elena. Mm-hmm. Siguro meron ganon in the back of my mind, pero hindi ko kinareer. Mm-hmm. Actually, before I became a beauty queen, hinanap ako. Mm-hmm. At sabi ko yung Evangeline Pascual, pwede yun. Mm-hmm. So, I did not volunteer, I did not apply. I was recommended and people looked me up in my home. And they found me in my house eating manggat bagoong. Binuksan ko pinto, yes. I am looking for Evangeline Pascual. Bakit po? Kukunin ko siyang beauty queen. And then, ang nanay ko nasa second floor. Ma! Kukunin daw ako ng beauty queen. Sabi ng nanay ko, tumigil ka. Ah, talaga? Ano ni Mami? That was Freddy Villar who came to the house and my mama. And then they talked and everything started from there. Mm-hmm. Long time ago. Mm-hmm. And then confident ka noon na makukuha mo yung corona bilang Miss World. Uh-oh. Actually, I was first runner-up and then the Miss World was dethroned and automatically it was like that. But nevertheless, yes, I was confident because I did not have any fears. I was 17 years old. Mm-hmm. And all I knew was to obey the director, turn to the left, turn to the right. And I knew my purpose. Nandun ako. To bring home the bacon. Kaya, alam ko, hindi ako nag-keme-keme na nuku-nuku. Hindi, basta alam ko ang purpose ko. And that's the whole idea. Mm-hmm. At ano pakiramdam ba na maging beauty queen, Tita Banji? Sarap. Kasi, kumbaga, they roll out the red carpet for you pag naglalakad ka. Kumbaga, pagdaman sa mga dito sa Philippines kasi masyadong talaga tayong mahilig sa beauty queens kahit na matagal na, kahit na bago ka. So, it's a great experience na parang people respect you and they recognize the effort that we did or I did as ambassador of the country. So, magandang pakiramdam na merong respect at kalakit pagka ikaw ay beauty queen. Mm-hmm. Pero, nandun ba yung pressure? Kasi di ba, dapat you always look beautiful and sexy. So, may pressure ba? That is very true. Remember, Sally, nung nag-beauty queen ako, I was only 17. Legally 17, 18 dapat. And literally or figuratively speaking, the night before I was crowned beauty queen as Miss Philippines, naka-rubber shoes ako. Naka-bicycle shorts ako. Naka-oversized t-shirt ako. At braless. Oh. Shaggy hair. Ganyan ako sa noong araw. Yeah. Or naka-raglan ka na ganyan. Mm-hmm. Morning after, beauty queen ka na, you come out on TV, naka-termo ka, mahahaba ang hikaw, masakit sa tenga. And then all of a sudden, yung friends ko kahapon, hindi ko nakasama the next day. Kasi, iba na ang aking audience. So, iyan ang pressure, iyan ang lungkot. Mm-hmm. Yun yung pressure at lungkot, pero yun yung isa sa mga best thing na nangyari sa buhay mo, maging beauty queen.
Definitely. Hindi lahat ng tao nakakaroon ng pagkakataong maging beauty queen. Mm-hmm. And lalo na pag nanalo ka nga, so people believe in you, so that's the price that you receive for the rest of your life, na naging springboard ko para makagawa, to make myself a better person, naging broadcaster ako, naging mahirap at madali dahil 20 years ako nag-radio, mm-hmm. and dahil ako'y beauty queen, pinapakinggan ako. Pinapatronize ako yung mga sponsor natin. Hindi ako nahihiyang kumatok sa mga offices because I carry the country and they welcome me as a beauty queen. At yun ang naging sangkalang ko para magpatuloy sa mundo yung aking pagiging pag-artista. Yung mga naliligaw sa akin, lahat, prime cut. Yun, hindi pwedeng ano lang, hindi pwedeng sa lahat. Ganyan, ano? Alam mo na. Yun nga, tatanong ko eh. And nung naging what? Miss World ka na, so mas dumami admirer mo. So many men. Pila. So little time. Ha? Yes. So many men. So many men. So little time. Which means? So many men. So parang, yes, ang dami talagang naligaw. Pero hindi ko naiintindihan masyado ang ibig sabihin ng ligaw. Because nakabantay ang nanay ko. Meron akong cordon sanitaire. Meron pang mga yellow tape sa kalye. Do not enter. Do not kung ganyan. Ano? Naka-cordon. Naka-cordon ako doon. So, pero, name it. Sally, name it. I met them all. Really? From decent proposals to indecent proposals. I watched them all. Pero hindi ko sinagot lahat. Pero may mga sinagot ka. But of course, at ikaw ba hindi? O, di ba? Sayang naman ang beauty natin, di ba? Siyempre naman. At saka yung ano, yung enjoying the moment. Mm-hmm. Seize the day. So yung mga indecent proposal niyan coming from some politicians, some businessmen? Desirable old men. Mm-hmm. Lunes na kami magkakilala. Martes ako ibabahay daw. Merkules ako na gagawin sa condominium. Webes ako na papakilala daw yung mga anak ko. Isa-shopee daw. Sabado, bibili daw ako ibabahay na ako. Linggo, wala sila nasa misis nila. Na-enjoy mo yung ganun? Na sitwasyon na ang dami na nagpo-propose? Mm-hmm. Nakakatuwa yung mga ganun personalities because for some time, naging writer, contributor din ako sa mga magazines, no? And, kumbaga, yung mga experience ko doon, you know, acquaintances, no? Not physical experiences, but naging hugot line ko sila para makasulat ako ng mga article. Aha. Sila ang naging inspiration ko. Kasi, everything that, naging writer din ako eh. For 7 years, I was writing for Mirror Magazine. Sumulat din ako sa graphic magazine. Gumagawa tayo ng script. Sa radyo, sa drama. So, yung mga experience, yung mga characters na gagaling sa true-to-life story. Mm-hmm. Yun. So, we change the names. So, wala kang pwede share sa amin na mga known personality na nagbigay sa'yo ng mga indecent proposal? Wag. Wag? Peace be with you, sister. Peace be with you. Meron pang nasa position ngayon, Tita Banji? May isang sumakabilang buhay na kamakailan. Meron na, meron sumakabilang buhay, oh. Meron mga sumakabilang buhay, meron iba sumakabilang bahay. But, you know, a handful of them were very sincere. Meron namang totoo namang nanotoo din. Kuminsan, but you cannot have them all. You only have to best for you. And ganun lang yan eh. Kung sa, kapag tumibok ang puso, yun na yun. Di ba? So kahit may cordon mahigpit nun sa'yo, nakakalusot ka pa rin. Oo. Siyempre. Kailangan nakikipagtagpo. Meron ganun. Kakutsaba ko yung driver o kung minsan
barkada, friends, you know, I have a best friend si Cynthia. Kunyari, lalabas kaming dalawa. Ba't makikipag coffee-coffee, mag-out of town, alam mo ba yung Josephine Resort nung araw, nagpunta kami noon. We did all this. You did it also. Banji, wala ka naman na naka-date na parang, ay, nahuli na, bigla nandyan si Mrs. Oo. Hindi ko alam na he's married. I honestly didn't know. He said he was, his marriage was annulled, declared annulled, no, null and void. So I didn't know. I don't date married men. And if I'm out with a married man over dinner, I'm the most harmless woman. But at that time, I didn't know na married. Mm-hmm. So when I found out, I waved ng beauty queen goodbye. Kasi love is supposed to give you good time. Love is supposed to make you feel open and loud, and you know, you don't hide. I do not want to live a life in a big house with a mansion at the basement of it all. Is where you do the ballroom dancing in a private mansion, private ball. I don't like that. I like to go ballroom dancing outside, but if I'll be a mistress, then I'll be dancing ballroom dancing at the basement of a mansion. I don't like that. And my children won't like that. So I refrained from that. I think I was able to overcome that, or didn't do that. Kailan mo pinasok ang showbiz? After na tapos na yung pagiging Miss World mo? No. While I was, hindi pa sumasayad yung corona. I was an action star. I was doing karate. Kasi I was very athletic. I played basketball. I swam a lot. Then I did the movie with Fernando Po Jr. and PJ. I did a title movie, Gemma ang Babaeng Kitlag with Sampaguita. They gave me seven leading men to Doc Perez. Yes. And he was even saying that, oh, Banji, ikaw ang ganyan, ikaw ang highest paid, sabi sa akin gano'n nung araw. Pero and then I did movies with MGM Production abroad. I did international movies. Meron din mga ganyan. Aside from the teleseries that I did a long time ago. Yun ang buhay natin as showbiz. So nung nasa showbiz ka, marami rin naligaw sa iyo na mga kapwa mga artista. Oo, basketball player din. May mga basketball player, mga artista. Pero hindi alata. Hindi ko pwede mag-mention na ilang mga pangalan ng mga taga-showbiz na nandigaw sa'yo at nakarelasyon mo. Ay, wag! Kakaya! Bakit? Wag, wag na. Hindi ko naman nakarelasyon ng ligaw lang. Gusto mo makipag-relasyon. Gusto mo makipag-relasyon, pero hindi naman ko nirelasyon. We went out as good friends. Good friends daw. So, ilang taon kang nasa showbiz, Tita Banji? Hanggang ngayon, may mga project ka pa rin sa showbiz. Yeah. Last one was with sila Piolo, Shalto, plenty. They come one after the other. I used to do dalawang serye a year. Era talaga ang movies na wala. Yung I want TV. I did also one before the lockdown. Di ba sabi sa showbiz, maraming intriga. Na-experience ba yun na may nang intriga sa inyo? At paano mo ino-overcome yung gano'ng mga intrigas? Sabi ni Mario Dumawal, a very good fellow in the world of showbiz. Oo, sabi niya, usatan, na-intriga ko because minsan, hindi daw ako dumadating on time, napapack up yung buong set. Which is true or not true? True.
Mm-hmm. Pero sabi nga ni Mara Duval, sabi niya, wala ka namang ginawang masama sa showbiz. Mm-hmm. So, ganun lang ka, kasimpleng mga intriga, ganun lang. Hindi naman simple, mapakap yung buong tapings nito. Naiya ako doon. Hindi ko naman kasalanan. Pero kung dating turon, dead ma lang ako. Lahat sila nakatingin sa akin kasi late daw ako. Sabi ko, hindi ako late. Ito ang call time ko. But just the same, I came to return the script. Mm-hmm. Tita Banji, parang nung nagsabog ng kagandahan at talento ang Diyos, eh, kinuha mo na lahat. Kasi beauty queen ka na, actress, model, tapos nagpipaint ka pa, di ba? I paint because, you know, tayong mga nasa showbiz, mm-hmm. we talk a lot, Sally, we talk a lot. Mm-hmm. We say so many things from the mind, you know? Yeah. Lahat, pini-verbalize natin. But if you go to one corner of the house, there's something going on inside of us. Diba? Yung echoes of the heart natin, yung alingaw-ngaw ng puso natin, so, mm-hmm. na gusto nating i-express, na wala namang nakikinig, so I put that on canvas. Mm-hmm. So that is the silent part of me, the artist, the painter in me, that I put on canvas. And then people now would interpret the echoes of my heart. Oh, mahal yung mga paintings mo, Tita Banji. Na-mention mo kanina yung echoes of the heart. Hindi mo ba nabimiss? Wala ka bang planong bumalik sa radio? Namimiss ko eh. Ayakin mo ako. Ha? Of course, I'd love to be able to do that. Alam mo yung 20 years of my life spent with you. Mm-hmm. You know, 20 years is a lifetime. Mm-hmm. And it's practically half of my adult life when I was doing that. Some good things come to an end, no? Mm-hmm. But natatandaan ko pag nagtitaping ako, sandali, sabi ko, meron akong Sabado eh. Kailangan ko mag-live. Alam na nila yung pinapayagan. And one time, tinanong ako, bakit mo pinaprioritize yung radio? Yan, laki-laki ng production na ito. Sabi ko, wala pa kayo. Nagra-radyo na ako. Matatapos ang teleserye natin, patuloy pa rin ang radyo ko. At nakikinig ang mga tao, inihintay ako. So parang, my heart belongs to radio. Up to now, I would say. Naminis ko yung may portion pang reality check, di ba? Ating reality check. Kailan ka huling nagtampisaw sa tubig? Oo. Ang dami mong followers, ang dami mong listeners. Kaya sino ba nang hinahangaan mo sa mga politiko ngayon? Gusto ko si President Digo. Whatever they say, people love him, hate him, but you will love him at the end. I like the energy tatay. Okay. The tatay energy. No, I like that. I like that so much in him. Whether it's a mediocrity or not, but I think, but he has that innate fatherly concern for the country. I like his gentleness. Even if nagmumura siya, carry siya. No? At typical ganun. Pero gusto ko yung gentleness niya, yung boss, yung tone of voice niya, yung movement niya, tsaka yung candidness niya na ayon mo Amerikana, nakaangat, tsaka nagkukulambo. Oo. Pinapili ko yun. Sa lambo, kasi takot din ako sa lambo. Faithful ka daw ba? I am faithful to my word. Mm-hmm. But I may not be faithful to my man if my man is not faithful to me. Ang galing talaga sumagot. Tita Banji, ano nagpapasaya sa'yo? When my children are happy. Wow. When they get what they want in their lives. I always pray for their dreams. Whether it's difficult for them to attain it, pag nakikita kong meron silang mga pangarap, that makes me very happy. And when my children are happy, I am the happiest. You know why? Why? Because as a mother, I know how to make my children happy. Wow. So nakikita ko, happy yung family, happy yung mga anak mo sa nakikita ko. Ano naman yung nagpapalungkot sa'yo? When my mama quarrels with me, I tell my mama, you don't love me the way you love my other siblings. I tell
industry. Ano yung payo mo dun sa mga nangangarap na maging beauty queen? Maniwala kayo sa sarili niyo. Kung feel mo na maganda ka, may kay ka, gusto mo, whether people see you as otherwise, go to that company na nag-host ng beauty contest, kunin mo yung application form, pirmahan mo sa ilalim. Kapag pinirmahan mo yon, ibig sabihin naniniwala ako na maganda ako. Sign it. And then when you sign that, at malaman ko na pinirmahan mo, in my book, you are a beauty queen. Tourism ang ating concern noon. So aking speech noon, beautiful people mean beautiful country. Beautiful country means more tourists. More tourists mean more dollars. Ay, kinurunahan ako nun. Ah, talaga? Ang galing. Pwede ka nang maging ambassador ng tourism industry ng ating bansa. Man is a center of a circle without a circumference. Mahatma Gandhi. I always follow that. Correct. Walang katapusan. Walang boundary. Mm. Walang boundary.